Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May tangan siyang isang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng pitong pulog. Nang matapos ang dagundong ay isusulat ko sana ang aking nasaksihan. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng pitong kulog. Huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. At nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. At lumikha ng langit, lupa, dagat at ang lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. Isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod." Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. "Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas." Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y kasing tamis ng pulot pukyutan." Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga yun na parang pulot pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunokunay, pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, "Kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika, at mga hari."